Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Magandang araw, Pilipinas. Nagbabalik ang Panahon TV. Alamin natin yung magiging epekto ng bagyong Samuel sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin na natin dito sa Luzon. Sa Metro Manila, iirad pa rin naman ang pangkalahatang maaliwalas na panahon dahil malayo na yung trough o yung epekto ng bagyo dito sa Manila. 23 hanggang sa 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Ang mga bahagi ng Tugigaraw, Lawag, Baguio City, pati na rin sa Olongapo ay makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ngunit dito sa parte ng Tagaytay, Legazpi at pati na rin sa Puerto Princesa City, mararanasan ang maulap at maulang panahon. Silipin natin dito sa parte ng Visayas. Sa paglapit nga nitong bagyo, dito sa landmass ng Visayas, asahan na po ang maulap na kalangitan na may kasamang pagbugso ng hangin, lalo na dito sa probinsya ng Tacloban. Makipag-ugnayan ang mga residente, lalo na kung may abiso ng paglikas sa inyong lugar. Dito naman sa Iloilo, Bacolod hanggang sa Cebu, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa malawakang mga pag-ulan. Maging mapagmatsyag at magdoble ingat, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang agwat ng temperatura 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. I-check rin natin dito sa parte ng Mindanao. Maulang panahon din na may kasama mga pagbugso ng hangin. Posibleng maranasan ito dito sa bahagi ng Cagayan de Oro, pati na rin sa Davao City at Zamboanga City. Ang temperatura inaasang papalo sa 31 degrees Celsius. Samantala, tuwing may bagyo o katanungan sa lagay ng ating panahon, isang tao lang ang ating nilalapitan, ang mga meteorologists na eksperto sa ganitong mga usapin. Kaya naman upang mabigyang kaliwanagan ang inyong mga pinadalang katanungan, narito ang One Minute. Welcome sa another episode ng One Minute. Last time, 5 questions ang nasagutan ng ating senior weather specialist, Chris Perez. Ilan naman kaya ang kanyang maipapaliwanag ngayon? Huwag na nating patagalin pa. Let's all welcome Chris Perez. Hi Chris, kamusta naman? Okay naman. Ready na ba tayo? Diba okay, last time? At tumigil tayo dun sa question ni Ronald Santos. Uh-huh. Doon tayo magsisimula ngayon, ha? Bakit minsan mahaba ang gabi kaysa sa umaga? Okay, ready na tayo? Sige, ready na. Okay, anong sagot dito? Well, sa pagpapalit ng season dito sa Northern Hemisphere, pagpasok ng winter season, mas maraming oras tayong nararanasan sa gabi. Pero pag summer naman, kabaligtaran, mas maraming oras kapag araw. Anong pangunahing dulot ng climate change sa kapaligiran? Yung mataas na concentration ng greenhouse gases sa ating atmosfera na nagre-resulta sa global warming ang pangunahing culprit natin sa climate change. Bakit magkakaiba yung temperatura sa bawat lugar na nagkakalapit? Depende kung high altitude yung katabing area, most likely mas malamig ang temperatura nito kumpara sa mas malapit sa sea level. Anong pinagkaiba ng weather sa climate? Weather, ito yung day-to-day condition ng ating atmosphere. Climate naman, long-term weather condition, months, years, decades. Hindi ba kayang pigilan o pahinain ang isang bagyo? Sinubukan to nung unang panahon pero hindi practical na solusyon. Bakit hindi nagkakaroon ng niyebe sa Pilipinas? Hindi nagkakaroon ng niyebe dahil mainit yung temperature profile ng ating atmosfera dito sa tropics. Bakit nagkakaroon ng bigla ang pag-ulan kapag sobrang init? Dulot ito ng mga localized thunderstorm activity. Ano nangyayari kung matamaan ang kidlat ang isang tao? Well, depende, no? Maraming naman. Oh! Okay, so tumigil tayo sa question na yon. Yan ulit ang ating sasagutin sa next episode natin. Meron pang next episode? Meron pang next episode. Yan ang ating aabangan. At syempre, kung meron pa naman kayong mga katanungan gusto nyo mabigyan ng kasagutan, ipadala lang sa aming social media account. Salamat muli, Chris. See you next episode. Muli ako si Eunice Santayas para sa One Minute.